mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inising ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong tinisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat po tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatali kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikay nasa panig ko, Panginoon. Malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon. Sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa kahirapay, humibig at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay, humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay, humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat. Tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay, humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibinggit ako sa kamatayan, sa nakaumang nasa labi ng libingan. Sa kahirapay, humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko sa aking kahirapan, humingi ng saklulo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Magsitay na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay. Sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa kalapastanganan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tinawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayong sa nanilalapastanganan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag din niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa.
Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan sa gayoy, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong unay bininyagan ni Juan, na natili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At do'y maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa araw hong ito, para po sa atin, mga Kristiyano at deboto po na mahal na po ang Jesus Nazareno, ay nagtutungo ho tayo dito sa simbahan tuwing Biyernes para manalangin, para maglakbay, kasama din po ay sa pagpunta sa banal na puok na ito, ay daladala natin ang ating mga intensyon, panalangin, at pagsasamo sa mahal na pong Jesus Nazareno. At wag din nating kalimutan, kasama din nating binibitbit ang mga panalangin natin ng pasasalamat. Sa Ebanghelyo natin ay ang mga Hudyo na ayaw maniwala sa turo ni Jesus, nagpapakilala na ho si Jesus sa kanila. Ayaw naman nilang maniwala. Ayaw naman nilang makinig. Pero, maganda ho yung ending ng gospel natin ngayon. Sa kabila ng pagtatangka na siya ay batuhin, dakpin. Nung si Jesus ay nagpunta sa Ilog Jordan, naniwala sila sa mga kababalaghan na ginawa ni Jesus. Sa mga milagrong ginawa ni Jesus, naging tanda para sa kanila yon, para maniwala sa Kanya. Kaya nga ho, yung ending natin, nung nakita nila, sabi nila, si ito yung bininyagan ni Juan. Si Juan wala namang ginawang mga tanda. At ang lahat ng patotoo ni Juan tungkol sa kanya, kay Jesus, ay totoo. Kaya naniwala sila. Maganda rin po sa atin, bilang mga Kristiyano, lalong-lalo na ho sa papalapit nating mga mahal na araw, ay hindi lamang po sana natin gagawin ito sa ngalan ho ng nakagawian o tradisyon. Hindi lang po sana natin simpleng gagawin ang lahat dahil nakasanayan ho natin. Sabi ko nga ho, yung tradisyon ay panlabas na gawain. Pero mas mahalaga ho ang debosyon. Kasi ho yun ay ang tunay nating pananalig sa mahal na pong Jesus Nazareno na siya na anak ng Diyos. Yun ho yung mahalaga. Yung paghuhubog ho ng puso natin. Bagamat maganda rin ang tradisyon, pero ho sana hindi yan ang maging pamantayan ng ating debosyon. Hindi ho sana yung mga tradisyon ang maging pamantayan ng ating pananampalataya. Pero ang mas mahalaga kay Jesus Nazareno, ang laman ng puso mo. Hindi ba? Mas mahalaga sa Kanya na ikay nagnanais na magbagong buhay, tumalikod sa kasalanan at sundan siya ng buong puso at pag-iisip. What is in the heart matters more rather than external observance. At kung hahayaan natin
na ang puso natin ay mahubog ng Diyos, mas lalo tayong nakakalapit sa Kanya. Mas lalong buo ang pagtitiwala at pananampalataya natin sa Kanya dahil nasa puso natin ang pagbabago. Nasa puso natin ang pagpapasya na manampalataya sa Kanya ng buong buo. Hindi ho tingi-tingi. Kaya maganda hong paalala at imbitasyon, lalong-lalo na sa mga darating na mga mahal na araw, ay sana'y bigyang puwang ang pinakamahalaga at pinakamataas na uri ng panalangin. Alam niyo kung ano? Ang pagsisimba. Sayang ang pagkanta mo ng pasyon kahit tatlong araw na lumalabas na yung mga litid mo sa leeg. Pero pag misa, wala ka naman. Sayang naman kung sasama ka sa prosesyon. Pero sa pagsisimba, wala ka naman. Sayang naman kung nagbibisita iglesia ka. Pero sa misa ng huling hapunan ng Huwebes Santo, absent ka. Sayang ang pagkakataon. Dahil ang Eucharistia, ang pagsisimba, ang pinakamahalaga. Lalong-lalo na ho, sayang kung andun ka ng Huwebes, Biyernes, tapos wala ka ng magdamagang pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, ay kulang. Kaya sana ho, no, yung ating paghahanda sa nalalapit na mga mahal na araw. At ito po ang dahilan ng Kwaresma para ihanda tayo sa kapistahan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sana ho bigyan natin ng puwang ano ang pinakamahalaga. Nang sa gayoy, buo tayong manampalataya at manalig sa Kanya. Diba? Tulad doon ng mga Hudyo na nakita ang kabutihan ng ginawa ni Jesus. Tulad doon ng mga Hudyo na nakita ho ang kanyang mga tanda na siya ay mula sa Diyos. Sila ay nanampalataya sa Kanya at nanalig. Sana tayo rin ho bilang mga Kristiyano sa ilang taon na nating pagdiriwang ng mga mahal na araw, sana ho ay lumalim pa ho lalo ang ating pagmamahal sa Diyos. Hindi ho ito parang hugas kasalanan. Huhugas ka tapos dudumihan mo na naman. Sana ho hindi ho maging ganoon ang ating mga pagsasakripisyo. Sana ho yung pagsasakripisyo natin nagdadala ho talaga sa atin ng pagbabago ng buhay natin. Lumalago tayo sa pananampalataya. Kaya ho, magandang paanyaya ito sa ating mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno na lumago sa pagmamahal niya. Lumago sa pananampalataya sa Kanya. Alam ko naniniwala tayo sa Kanya. Alam ko ay naniniwala tayo kay Jesus. Pero sana ho, lumago ang pananampalataya natin sa Kanya. At kasama ng paglago natin at ng pananampalataya natin sa Kanya, nagbabago ho ang ating buhay. Ang pananampalataya ay nagbubunga. At ang bunga ng pananampalataya natin, lumalago tayo sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ho natin. Amen. Magsitay na po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Hesukristo. Ang ating itugon, Ama, ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo ng walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus tulad ng libadura naway mapagbago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay naway hindi makasira ng ating loob, bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya, manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama. Aming andog ang tinapay at alak na ito, andog ng iyong bayang sumasamot, umihingi ng patawad mo. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong dambanay aming maganap, upang sa paglahok namin lagi rito aming maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak ang sangkatauhay, minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napawang nais mong tubusin ng Mesiyas
Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihan, sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magmabata, upang lahat ay maligtas. Mahal na Birheng Maria, kami ay iyong akayi. Damayan sa iyong anak. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magbabata, upang lahat ay maligtas. Sa sugat ni Jesucristo, kami gawing kasalo nang may pagsintang wagas. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magbabata, upang lahat ay maligtas. Habang kami nabubungay, kami gawing karamay sa tinis ni Kristo. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magmabata, upang lahat ay maligtas. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa, kasama sa Kalbaryo. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magmabata, upang lahat ay maligtas. Mahal na Birheng Huwaran, sa galak at kalungkutan, kami susunod sa iyo. Ani Simeon kay Maria,
na ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magbabata upang lahat ay maligtas. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo lahat at dasalin po natin ang panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tungayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus na butihin at katamis-tamisan, at ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong ang aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo. Jesus, nabutihin mga kamay ko at paay pawang binutasan. Ang mga buto ng katawan ko ay masid ay mabibilang. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.